Isang mapagpalang araw mga anak, mga mag-aaral mula sa ikapitong baitang. Ako'y natutuwa na muli kayo makasama sa ating pag-aaral sa araw na ito. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pangalawa nating module at ito ay patungkol sa ating ano ba ang magagawa natin o dapat nating gawin sa ating mga talento? Diba ang mga talento ay kailangan nating tuklasin, kailangan nating kilalanin, at kailangan nating paunlarin. Kaya ang tanong sa araw na ito, sa umagang ito, ano ang inaasahang maipamamalas ninyo o muli ninyong maipapakita? Eto mga anak, dalawa lang yun muna. Una, ang inaasahan na may papakita ninyo o may pamamalas ninyo ay yung matutukoy ninyo kung ano yung mga talento na meron kayo. Yung mga talento at mga kakayahan. At pangalawa, matutukoy ninyo yung mga aspeto ng inyong sarili kung saan kayo kulang ng tiwala at kung ano yung mga paraan na naiisip nyo para malagpasan o para mapagtagumpayan nyo yung mga kawalan ng tiwala ninyo sa inyong mga sarili. Sa module 1, kung natatandi nyo mga anak, ano, nung sa nakaraan nating module, pinag-aralan natin na ang mga nagdadalaga daw at mga nagbibinata na katulad ninyo ay may mga inaasahang kakayahan at kilos para kayo ay maging isang mabuting tao, mabuting individual. At sa aralin natin ito, lalo pa ninyong makikilala ang inyong mga sarili. At gayon din, makikilala ninyo, matutukoy ninyo kung ano yung mga talento at mga kakayahan na meron kayo sa inyong mga buhay. Pero bago ako magpatuloy, nais kong magbahagi sa inyo ng istorya sa Bible. Palagay ko nakakapagbasa kayo ng Biblia at napakinggan nyo na minsan marahil ang kwento ito. Ito ay tungkol kay David, ang batang pastol. Si David ay bunso sa 8 magkakapatid na lalaki na anak ni Jesse. Siya ay nag-aalaga ng mga tupa. Yun ang kanyang ginagawa sa araw-araw. At isang araw habang siya ay tumitingin, nag-aalaga ng kanyang mga tupa, dumating si Propeta Samuel. Si Propeta Samuel ay isang lingkod ng Diyos at siya ay nilagyan ng langis sa ulo, pinahiran, at itinalaga o hinirang bilang susunod na hari ng Israel. Si David sa kanyang pagiging pastol, maingat siya, kilala niya at mahal niya ang kanyang mga tupa. Buong tapang niya itong pinoprotektahan laban sa mga mababangis na hayop gaya ng oso at leon. Matapang siya basta't maprotektahan lang yung kanyang mga tupang inaalagaan. Isang araw, inutosan siya ng kanyang tatay na tatay Jesse na pumunta doon sa kanyang mga kapatid na nasa kampo. Kasi yung mga kanyang mga nakakatandang kapatid ay mga kawal o sundalo ng Israel na lumalaban sa mga taga-Pilistina o yung mga sundalong Pilisteyo. Pumunta siya doon para dalhan daw ng pagkain yung kanyang mga kapatid. Pero nalaman niya na mayroong isang malahiganting sundalo doon na ang pangalan ay Goliath na kinatatakutan ng mga sundalo Israelita. Sobrang laki niya, napakalaki niyang sundalo na walang mangahas o magtangka na siya ay labanan. Doon niya nalaman din na itong si Goliath ay minamaliit yung kakayahan ng mga Israelitang sundalo at maging ang Diyos na si Yahweh. Ngayon sabi ni David sa kanya, hinarap siya ni David, buong tapang na hinarap ni David si Goliath. Ang sabi niya, malalaman mo ngayon kung sino ang Diyos na iyong minamaliit. Makapangyarihan ang Diyos na meron ng Israel. Alam niyo ba ginawa ni Goliath? Pinagtawanan lang si David. E paano ang nakita ni Goliath
na hawak ni David na sundalo ay hindi mga sandata, kundi ang nakita niya, isang tirador at mga bato. Yung tirador doon, anak, nung panahon na Israelita, sa mga Israel, si Israel, ay hindi katulad ng tirador natin ngayong mga Pilipino. Yan ang itsura noong mga, nung tirador ni David na hawak niya noon. Pinagtawa na siya ni Goliath. Ang nangyari ngayon, nagtatalo na sila, at nung susugod na itong si Goliath, ang ginawa ni David, pinaikot-ikot niya yung kanyang tirador at pinawalan niya. At ang nangyari, tumama ang bato sa noo ni Goliath na naging dahilan para siya ay bumagsak at mamatay. Nung makita ng mga Pilisteo na siya at nang bumagsak si Goliath, nagmamadali silang tumakbo dahil ayaw nilang matalo din sila ng mga Israelitang sundalo. Nagtagumpay si David. At alam niyo pa isang kahanga-hanga sa ugali ni David at sa kanyang kakayahan. Siya ay marunong tumugtog. Ang nangyari sa kanya nung matapos niyang kalabanin si Goliath, natira siya sa palasyo ni Haring Saul. Noong kinalaban ni David si Goliath, ang hari ng Israel noon, ang unang hari ng Israel ay si Haring Saul. Doon siya pinatira. Naging bayani siya sa mata ni Haring Saul. At alam niyo ba yung si David ay mahusay tumugtog ng alpa o lira? At kapag si Haring Saul ay natatakot, kinakabahan, o nag-aalala para sa kanyang kaharian, tinutugtugan siya ni David. Tinutugtugan siya, at pag siya ay narinig ni Haring Saul, yung kanyang tugtog, napapayapa yung kalooban ni Haring Saul. Matagal siyang natira sa kaharian. Marami siyang labanan na pinangunahan at marami siyang labanan na nagtagumpay. Kaya nung si Haring Saul ay namayapa na, namatay na, si David ang sumunod na hari ng Israel. Anong ibig sabihin niyan, mga anak? Si David ay nagpakita ng kanyang mga katangian. Ano-ano yung mga katangian ni Haring David? Sige nga, tingnan natin kung ano yung mga katangian base doon sa inyong napakinggang kwento na nahango o galing din naman sa Biblia. Anong mga katangian ni Haring David? Matapang? Tama? May tiwala sa Diyos? Kahit minamaliit ang Diyos nun, talagang ang tiwala ni David ay hindi nawala. Patuloy siyang nagtiwala na kaya niyang talunin sa David dahil gagabayan siya at iingatan siya ng Diyos. Ano pa? Malakas ang loob. Diba? Yung lakas niya ng loob, ginamit niya at yung katapangan niya, ginamit niya at maging tiwala ng Diyos. Nilabanan niya, di ba, yung mababangis na hayop at yung huli nga ay si Goliath na isang napakalaking sundalong Filisteo. Ano pa? Masunurin. Di ba, hindi siya nagreklamo na siya ay magpastol ng tupa, hindi siya nagreklamo na utusan siya ng tatay niya para dala ng pagkain yung kanyang mga kapatid na sundalo. Masunuring anak at matyaga. Yung maghapong kasama niya yung tupa, ay, napakatyaga niyang pastol na inaalagaan niya, binibilang niya mula sa paglabas ng sakural hanggang pagbalik sa hapon, binibilang niya yon. Matyaga niyang ginagawa yon dahil mahal niya yung kanyang mga tupa. At tingnan natin, ano pa? Bukod sa matyaga, siya ay protective. Diba? Protective. Na hindi niya nilalakasin yung loob niya na labanan yung mga oso at leon para maprotektahan lamang yung kanyang mga tupa. Yan yung mga katangian ni David. Pero meron ako hinahanap pang isang katangian eh. Diba si David ay talented? May mga talento siyang taglay. Tingnan natin kung ano yun, ha? Marunong siyang umawit.
Marunong siya umawit. Sa maghapon na ginagawa niya sa tupa, bahagi ng kanyang araw-araw na gawa doon ay yung awitan, umawit, awitan si Yahweh, umawit para malibang. Marunong umawit si David. Ano pa? Mahusay siyang tumugtog ng alpa at lira. Yan yung mga musical instrument ng panahon ni David. At panghuli, marunong siyang sumulat ng awit. Yung awit na yan, mga anak, ay psalms sa English yan, at yan ay mababasa natin sa Bible. Aklat ng mga awit. Yan ang mga talento niya. Katulad ni Haring David, sigurado ako na meron kayong mga kakayahan at talento na taglay, lalo na ngayon na kayo ay nagdadalag at nagbibinata. Kung kaya sa araw nito, tutuklasin natin ang ilan sa inyong mga talento na meron kayo sa inyong sarili sa pamamagitan ng ating mga gawain. Walang ibang nakakakilala sa atin mga anak, walang ibang nakakaalam at nakakakilala sa inyo, kundi ang inyong mga magulang at ang mga taong nakapaligid sa inyo. Nakikita nila kayo mula sa inyong pagsilang hanggang sa kayo nag-elementarya at ngayon na kayo ay nasa sekundarya na o mula, kayo ay mag-aaral mula sa ikapitong baitang. Sila yung nakakakilala sa inyo. Alam nila kung ano yung talento na nagpamamalas ninyo. At bahagi ng ating pagtuklas ng dating kaalaman ninyo, isang interview ang gagawin ninyo. Base dito sa ating panuto, mag-i-interview kayo ng tatlong nakatatandang miyembro ng pamilya, mga anak ha, yung mas matanda sa inyo. Halimbawa, si nanay, si tatay. At kung kasama ninyo yung iba niyong kamag-anak sa bahay, mga tito o mga tita, lola, lolo, sila yung i-interviewin ninyo. Huwag kayong mag-alala kasi meron naman tayong susundin na ng mga tanong. Ito yung tatanong nyo sa kanila. Una, tanong nyo, nay o tay, lolo, lola, ano po ba yung gustong-gusto kong gawin o ginagawa nung ako ay 3 years old hanggang 8 years old? Ano po yung gustong-gustong gawin? Tatanungin nyo yon. Pangalawang tanong, ano po ba yung tanungin nyo dito si tatay at si nanay? Kasi sila yung madalas na sila yung nagtatrabaho. Tanungin mo, nay, tatay, ano yung madalas kong pinabibilisan nyo noong nasa elementary ako o kaya nung 3 years old ako? Tanungin nyo yung kung ano yung paborito nyong pinabibili sa kanila. Pangatlo, eto, mahilig din naman kayo nung kayo ay 3 taon hanggang 8 taong gulang. Itanong ninyo, ano po yung laruan na gusto kong o paborito kong laruin? Diba, may mga laruan kayo noon. Tanong nyo sa kanila, ano yung paborito nyong laruin na laruan noon o bagay? Ikaapat, itanong nyo din, nanay, tatay, o kaya tita, masayahin po ba ako noon? Ano po ba ako noon? Jolly person, masaya po, masayahin po ba akong bata noon? Malalaman niyo yun. At ikalima, itanong niyo sa kanila, sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya at kamag-anakan ninyo, tanong mo, ano po yung sinabi niyo sa akin nung bata ako na maaari kong maging sa paglaki ko? Di ba may mga sinasabi mama, naku, paglaki ng batang yan, magiging magaling na? Yun. Alamin niyo sa kanila kung ano yung sinabi nila na magiging kayo pagdating ng panahon, pagtanda ninyo. Okay? Yan mga anak ay 5 tanong at huwag kayong mag-alala. Iyang ding mga tanong na yan at yung mga sa pagtuklas natin ay makikita ninyo sa inyong learning packet sa ESP sa Module 2. Pangalawa, na activity natin o gawain sa pagtuklas ng dating kaalaman ay yung paggawa ng talata. Gagawa kayo ng talata na binubuo ng 5 hanggang 10 pangungusap parang bilang pagbubuod, isummarize ninyo doon yung ginawa ninyong interview.
Lima lang yung anak, hanggang 10 pangungusap lang yan. I-sum up niyo, buuin ninyo kung ano yung kinalabasan na inyong interview. Gaya ng nakikita ninyo at makikita din nyo sa inyong mga module, sa inyong learning packet, sa page 5, ang tungkol sa gawain na yan. Mga anak, ang inyong mga magulang at kami na inyong mga guro at ang ating pamayanan ay walang ibang hinahangad kundi kayo ay magkaroon ng magandang buhay. Bukod sa magandang buhay ngayon at sa hinaharap, ay yung magpatuloy kayo sa isang pagiging mabuting tao. Nang sa gayon, magbibigay ka ng lugod sa Diyos at magbibigay ka ng lugod sa iyong kapwa. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Ingat kayo mga anak